So what's up sa mga ka-homebrew ko dyan? Makagagawa sa akin na naman niya pala ito. At syempre, sobrang dami kong messages na natatanggap. Sobrang dami as in mga sampo. Kung saan sinasabi nila na ka-homebrew, tangina, dapat yan. Mag-video reaction ka na dito kay Carlos Agassi. Kasi maraming natuwa sa ginawa kong music. Sa ginawa kong reaction dito kay Rosmar. Sabi ko, sige, it's fine. Gusto nyo, dagdagan ko na rin ng dising. Gustong-gusto naman ng mga tao. So, nangingi ako ng 100 likes and they have given me that. Medyo tinamad lang ako ng mga nakalipas na araw but I'm back again. So, ngayon mga boss, eto na. May tatlo na siyang kanta na nire-release na sumikat. Actually, nasikat hanggang ngayon, no? Isa na itong Milk Tea ni Carlos Agassi kung saan puro kababuyan yung kanyang pinagsasabi. I was very shocked nung napakinggan ko to actually. Pero sige, game tayo ha. Eto, pakinggan natin. Eto daw siya, ang pangalan niya, Amir of Rap. Okay? So sige, pakinggan natin. Carlos Agassi, let's go. Yeah, sobrang sumikat talaga to. Double meaning lang pala. Tapos nagiging seryoso siya. Kasama niya dito, asawa. Okay. Yes, okay. So, pinasinasabi niya na directed by Sabrina Agassi. So, that's actually his wife. So, sa totoo lang, medyo weirdohan lang din ako dito sa ginawa na to ni Carlos Agassi, mga homebrew ko. Kasi I was not expecting na ganito na siyang kababa ngayon. Okay, real talk lang yan. I mean, ayoko naman na i-cut yung happiness nyo sa putang inang music video na to. Pero parang sobrang baba niya para sa akin sa ginawa niya na to. Ngayon, ito kasi bagay ito sa akin, sa mga estilo ko, ito bagay sa akin to. Pero hindi ito bagay sa kanya, sa caliber niya, na siya ay sobrang batikan na artista. Most likely, sa totoo lang naman kasi, wala din naman talagang pera sa show business. Well, meron, pero kokonti lang din talaga yung nagsasucceed. So, yon, isa na siya dun sa mga most likely, hindi siya naging successful kung bumaba siya ng ganito. Kasi, isipin mo, nagsasabi na siya ng panty, ibaba yung panty, sipsipin ang aking titi. So, alam mo yon, tas binababoy niya na yung sarili niya. And at the same time, pero sa music video niya, kasama niya yung asawa niya. So, but at the same time, yung parang babuyin mo rin yung asawa mo sa music video. Parang doon nyo na makikita kung gano'n na siya kababa ngayon. So, yun. Pero the song itself is quite okay. Yung intriga lang dito is kung anong nangyari kay Carlos Agassi. Kasi sa pinagagawa niya na to, kung artista siya, definitely matatanggal na siya sa show business. At kung marami siyang mga endorsement tulad ng iba't ibang mga artista, sure, mawawala yung mga endorsement niya. Kasi eto, sobrang bastos, sobrang out of any artista's league yung gantong story, okay? Gantong work. Okay. Okay, paulit-ulit ang dato. Ayan. Yeah, dito ako na siya. Sabi ko sa akin, what the fuck? You know? Diba? Sabi niya, nakakapraneng ang galing. Tas sobrang sexy daw nung katawan, para siyang mamasita. Ano may ibig mo sabihin dito, Carlos Agassi? Mamasita, yung bang mamasita na ano, soy sauce ba yun? Yung ba yun? Oyster sauce na mamasita, siguro yung parang yung bote. Actually, sa nakikita ko, sobrang payat ng asawa niya. So, parang kinukumpara niya yung bote dun sa katawan ni itong asawa niya. Tapos, yeah, sige, continue tayo. Ito tayo. So, yes, sa buong kanta niya,
Ito talaga yung nagdala. Yung utot na ano niya, tapos in-ending niya yung kanyang punchline ng charot daw. So, biro lang. So, ngayon, yun lang ang nakikita kong interesting sa music video na to or sa kanta na to. Kasi, kumbaga, sagad na yung naging kahihiyan niya dito. Pero syempre, again nga, dahil nga siya to, si Carlos Agas ito, iba yung expectation ng mga mata ng mga tao. Yun lang yun, kaya to nag-trend. Okay, kasi parang ang nangyari, si Coco Martin, ito yung ginawa. Parang ganun yung nangyari sa kanya eh. So, wag na si Coco Martin, si Dieter Ocampo, yun, ito yung ginawa, tulad ng ginagawa niya. Diba, ang weird, diba? Tapos kasama yung asawa niya, tapos sinasabi ni Dieter Ocampo, titi, charot, utot, isipin mo yun na napaka-weird. It's not the rap itself, kasi yung rap itself is okay, man. Maganda rin yung pinagpilian niya na kanta, yung beat, sorry, ma-okay din. Tapos yung recording nga lang, hindi ganun kaganda, most likely is stupid na mic lang yung gamit niya. Pero all in all, okay naman. Okay talaga, the quality is good, the quality of the video is good. So, nakuha niya naman, natumbok niya naman actually yung mensahe niya na gusto niyang ipahatid sa mga tao. Now, madalas din sinasabi ni Carlos Agassi na siya daw talaga rapper back in the day. Tiningnan ko, and totoo naman, meron silang featuring ni Francis Magalona, ni Andrew E. Actually, dati kasi siyang Donggalo. Donggalo boys din siya. Tapos si Glock 9. So, actually, the guy has a bit of experience pagdating sa rap. Kung mapapansin nyo, ilang beses niyang ino-offbeat yung sarili niya. Kasi matalino si Carlos Agassi actually. Kasi eto kasi to make something like this sa nang galing sa isang veteranong rapper, parang ang hirap din ito kasi ang ginagawa niya, ino-offbeat niya ng malupit yung sarili niya, una sa lahat. Pangalawa, sobra niyang binabaan yung kanyang lyrics, yung pangmasa talaga, yung kahit sino naiintindihan yung gantong lyrics. So, yun, nakakatawa naman, di ba? Nonsense, pero it's okay, it's funny. Sige, so abante tayo, Milti. Ang sumunod niya is yung Tok Tok. Hindi ko to pwedeng i-play dito kasi makaka-copyright ako. Because ito yung ano eh, Mask Off, yung ginawa niyang, yung ginamit niya na beat dito. So hindi ko to pwedeng i-upload. Sa tansya ko, yung Tok Tok, parang ano siya, parang mas naging aggressive si ano, si Carlos Agassi sa shit niya na to. So, again, nonsense pa rin, pero nag-trend. So, yun yung gusto niya. Nakikita naman natin lahat yung kanyang page. Facebook page niya na kung saan parang ang pinakamahalaga lang sa kanya is maging famous, mag-trending, ganun lang. Tapos meron siyang nilabas na Who Rocks ngayon, na bago niyang music video. I don't think na this will get as much fame as the other ones. Kasi, nag-i-English siya dito. Carlos Agassi, suggestion, huwag ka masyado mag-English. Kasi, wala na. Sayang yung binild up mo na hype. Hindi ko na rin i-review tong Who Rocks kasi hindi talaga siya maganda all in all. Tapos paulit-ulit yung lugar nila kung saan sila nag-music video. So, actually, hindi na siya nakakatuwa. Hindi siya nakakatawa. So, nawala. Pababa na yung hype ni Carlos Agassi. Suggestion ko sa'yo, Carlos Agassi, you did well. For me, as makagagawas up, man, you did actually well. Okay? Na ginawa mong katawa yung sarili mo, ginawa mong tanga yung sarili mo, ginawa mong bobo yung sarili mo, para mapansin ka ulit ng mga tao. Okay? Siguro, medyo matagal ka na sigurong walang naging income sa mundo ng showbiz. So, eto na lang yung nakita mong chance. Pero you are very talented. You are actually better than this. Pero I enjoy you being this. Kaso hanggang kailan mo kayang ibaba yung sarili mo sa ganito? Kasi pang akin lang yan eh. Pang mga mabababang klase ng influencer yung ginawa mo. Okay? Pero now you're a part of us. So, yun. Welcome to the club. No? Carlos Agassi. Kung ako sa'yo, mas galingan mo pa. Pinapakita mo na yung medyo nagpapakita na kayo ng kuyukot ng partner mo, 'di ba? Pinapakita mo na sa video. So, I suggest na magpakita pa kayo next time kasi tas ano, I suggest na 'wag ka mag-English
Ituloy mo yung Tagalog mo, ituloy mo yung lyrics na pangkalahatan mo, pangkalawakan yung lyrics. Grabe, Carlos Agassi, bro. Hanggang ngayon, super shocked ako. Nung nanonood nga kami nung misis ko, na unang beses nitong music video mo, we were very shocked. Para talagang nakita ko si Dieter Ocampo na pinaggagawa ko na ibaba yung panty, titi, puta, sabi ko, what the fuck? Ano nangyayari dito, man? Kasi syempre, Carlos Agassi yan, man. Alam nyo, kasi syempre, nung bata pa ako, napapanood ko na siya. I was very shocked. But at the same time, kung matalino ka, hindi mo siya pagtatawanan, man. Pero although nakakatawa siya, pero after mo siyang pagtawanan, kung matalino ka, marirealize mo yung lungkot. Alam niyo kung bata ko nalungkot? Kasi napapanood ko siya, guys. Promise, nung bata pa ako, tangina, kilala ko si Carlos Agassi. Legit, kilala ko yung pangalan niya, man. Legit talaga. Kilala ko yung mukha niya. Alam ko siya, lagi ko siya napapanood kung saan-saan. Ngayon, nalungkot din ako. Kasi na-realize ko na, oh shit, kaya siya bumaba ng ganito, most likely, kasi kailangan niya. Kasi wala na siyang pera, most likely. Wala na siyang pinagkakakitaan, siguro. Wala na siyang fame. Wala na siya sa show business. Wala na siyang sponsorships. Wala na siyang endorsements. Kaya kailangan niya nang bumaba ng ganito. 'Di ba? May mas malalim na motibo kung bakit niya 'to ginagawa. Because kaya niya, alam niya isa lang 'yan, guys. Para sa isang sikat na bumaba sa nang ganito. Napakalala nito, guys. Para sa isang sikat na bumaba sa gantong libelo, sa isang artista na sa peak ka na, nasa movies ka na, ilang movies ginawa mo, ilang teleserye ginawa mo, tapos bigla kang bumaba sa ganito. It means may something na masamang nangyari sa buhay mo. 'Di ba? Kasi actually hindi pa rin monetize siya sa Facebook niya, YouTube niya sobrang hina. Pucha, wala na siyang manager. Halata. Sa movement niya sigurado wala na siyang manager. So, nakakalungkot, guys. Kasi naging part of us na lang siya. 'Di ba? Sa isang banda yung mga kalokohan, nakakatawa, yes, pero kung papalalimin mo, pucha, nakakaawa talaga. Nakakaawa siya, man. Carlos Agassi, naawa ako sa'yo. Kaya may offer ako sa'yo. May offer ako sa'yo. Gusto mo, dahil total naman, gusto mo magpasikat, maybe, pwede kang lumaban sa Battle of the YouTubers. Pwede kitang bigyan ng magandang kasuntukan. At syempre, maayos sa talent. All you have to do is contact me. Ayun, okay din yung rap na yun. O kung gusto mo naman, lalo sumikat, mag-collab tayo, lalo na yun, di ba? Mas maganda. O kung mas gusto mo pa lalo sumikat, mag-collab na lang tayong tatlo. Ako, ikaw, si Tony. Kung gusto mo pag sobrang sumikat ng malala, talagang sobrang lala talaga, yung tipong magiging presidente ka na, ikaw, ako, si Tony, at si Rosman. Maganda yun, man. Tangina. Oh, solid yun, man. Wala makatalo sa atin. So, anyway, welcome to the club, no? Mangyayari ang mga mangyayari sa tamang panahon, Carlos. Somewhere down the road, magkakatagpo ulit tayo. Magkakatagpo tayo, man. Baka pwedeng mag-away tayo. Pwedeng maging magkaibigan tayo. Pwedeng maging magkasama tayo sa some shit. Who knows? One love, fucking vibes. Bye!